Hi, how are you? This is Ryan Torrejos and welcome to another episode of Learning with Mr. T. For this video, we will be stepping off from our previous topic, which is all about gender and gender enculturation. So for this week, we will talk about the concept of SOGIE 101 or sexual orientation, gender identity, and expression. So in a way, we are doing a post-celebration of Pride Month in discussing this subject. So if you're new to the channel, kindly hit the subscribe button to be updated with the videos that we will be sharing. And if you enjoyed the video after watching it, kindly hit the like button and share to your friends as well. Are you ready? Let's start! So to help me discuss this topic further, I developed this segment called Talk with Mr. T. So in this segment, I will be talking to different people, friends, fellow educators, and any other individual with a lot to share or willing to share their insights, experiences, and information to be able to help us keep learning. For this video, I have invited someone to help us understand SOGIE better. Our guest is a licensed psychologist and psychometrician, a coordinator of the Teaching Psychology Special Interest Group from the Psychological Association of the Philippines, and the program chairperson of the Department of Psychology of Pamantasan ng Lunsod ng Marikina, an LGBT advocate, and a very dear friend of mine, Dr.Ver Reyes. Hello sa mga viewers natin. Oo, mag-hello ka naman sa ano. Ilang subscribers ko. Hello sa... Pagkakilala ka na rin, madam. Hello sa million-million mong subscribers na nanonood kay Learning with Mr. T. Wow. I'm very honored and I'm very happy to be here tonight. So, of course, we're also very honored na yan. Happy Pride. Yes. At pinaunlakan mo kami ng iyong ano, leaf earring. Isa lang ba yan? Oo. Actually, dalawa siya. Eh, pero dali naman nakikita okay. Doon sa... Good. Sa Cambodia mo ba yan binili? Parang sa Cambodia. Hindi. SM. SM baka naman. Sige. Simulan muna natin. So, ang main topic kasi din talaga is really about the concept of SOGIE. Kasi, I'm linking it to the, kasi sa isa videos ko, I talked about yung concept ng gender enculturation or kung paano natututunan yung idea ng gender through your socialization with your culture, society, family. So parang examples nyo would be like pag may mga bata, let's say young boy na naglalaro ng let's say doll, paano ba mag-react yung parents or other people? Kasi in their society, hindi yon yung gender appropriate na toy para dun sa young boy, para sa kanila. So naisip ko, wait, kasi ang focus ng mga studies na nakita ko, puro sa idea ng male and female genders. Naisip ko, how about informing naman other people about yung concept nga ng SOGIE? So, kaya yun. Kaya ako yung naisip kong ma-interview kasi dito na. Talaga ba? O ibang level na, ganyan. So, kasi may mga guesting na, mga ganyan, di ba? So, maraming salamat ulit sa pag-guest okay. mo sa akin. Okay. Sana maayos yung buhok ko. Ah, maayos naman. Okay na yan. Maayos naman. O, gusto mo bang ilagay ko pa sa likod yung... Okay na yan, okay na yan. Oo, hindi ko i-edit yan. Ah, bakit mo eh? Uy, may makakahiya. Baka isipin nila, ano, hindi ako masyadong serious person. Hindi, ano ka ba? Ano lang to? Psychologist po ako, tsaka license, psychometrist. Oo, in-introduce ko naman na. So, bago mag-start tong video, in-introduce na kita. Alam mo na, this is just going to be a very parang fun, casual type of conversation, di ba? Oo, sige. Gusto ko din yan, yung mga ganyang fun. Wow. Sige. So mag-start muna tayo nga dun sa idea ng SOGIE. Ano bang meaning ng SOGIE? Ano ba siya? Pero balikan ko muna yung sinabi okay. mo kanina. Gender. No, pag sinabi natin kasing gender, usually it's a socially constructed concept. So, ibig sabihin, what makes male, male, and what makes female, female, or yung konsepto natin ng boys and girls. Socially constructed. Yeah.
So, ibig sabihin, kung, dahil socially constructed siya, yung definition na yon pwede din siyang magbago. Mm-hmm. So, over time. So, kunwari, kung noon, ang babae ay para lang sa bahay, ngayon, hindi lang yun yung role na ginagampan niya. So, kunwari, kapag sinabi mo naman na, ang babae, gumagawa lang siya ng anak, socially constructed yon nung panahon na yon. Kasi ngayon, hindi lang naman siya gumagawa lang ng anak. Diba? May mga iba din siyang pwedeng gawin at roles na pwedeng mag- So, in the same breath, being male or being female, since it is socially constructed, it can also change over time. So, tama yung sinabi mo na nagbabago yung definition natin of what being male and what being female is, defined by that particular culture or defined by that particular time. Yes. Right. So, So, nabanggit mo kanina yung SOGIE. O, lagay na lang natin yung mga letters dito sa... Ako nag-move para may space ka. S. Ting! Okay. Ganun, dapat ka. S. So, yung SOGIE, ito siya. Charan! Okay. So, yung S yung unahin natin. Yung S, minsan kasi ginagamit siya as sex yung term lang or sexual characteristics. So, usually, kapag sinabi natin yung S, although... Ulitin ko lang yung SOGIE kasi is a general umbrella term to refer to gender minorities and sexual minorities. So, siguro baka later on, I'll explain that paano. But yung iba, yung ginagamit yung S dun sa SOGIE to talk about, kasi yung iba naman, SOGIE SC. Okay. Well, that's the first time I heard that, actually. Oo, may ganun naman siya. So, parang minsan nakakalimutan. Kasi pero umuulit kasi yung S. So, for me lang, maganda lang gamitin yung SOGIE para lang mas mabilis. But SC would be yung mga sexual characteristics or sex characteristics. So, pag pinag-usapan natin yun, ang pinag-uusapan natin, ano ba yung biological, how does biology define, no? Ano yung person? So, or pwede rin anatomical yung pinag-uusapan natin. And jeans, no? Kada, hindi yung blue jeans, yung jeans. G. Spell natin. G. Sige na nga. Oo. Oo. So, yung mga jeans or yung biology natin, yung ating anatomy or yung ating physiology, yun yung isang area na tinitignan natin. So, usually, apat yung questions sa tinitignan natin. Okay. Unang question na madalas ay, what did the doctor say when you were born? So, usually, ang sasabihin ba nun, oy, it's a boy, or oy, it's a girl. Yan. Yung susunod na tanong, sino ba yung usually nakakapag-turn on sa'yo? Kanino ka ba na-attract? Kadalasan ba boys? Kadalasan ba girls? O pareho ka na-attract? Okay. Yung third na question na pwede nating tanungin ay, how do you see yourself? Nakikita mo ba yung sarili mo as a boy? Nakikita mo ba yung sarili mo as a girl? O nakikita mo siya both? Or wala kang masyadong pananaw tungkol doon? Okay. And then last, the fourth question, is, ay, kung tatanungin natin yung mga tao sa paligid mo, yung mga friends mo, mga loved ones mo, or barkada mo, paano ka ba nila i-describe? Okay. So those yun, four questions. Oo, yun yung parang four general questions para mas maintindihan natin yung SOGIE. So, yung una, pag sinabi natin, ano yung unang question natin? Pag sinabing, ano yung sinabi ng doctor nung pinanganak ka, that refers to your sexual characteristics. Kasi determined yun by your genitals. So, pag nakita ng doctor, may appendix, diba? Ganyan. May extra something, sasabihin niya, it's a boy. Yeah. Or it's a male. No? Or kung wala siyang makitang gano'n, it's female. May mga pagkakataon na tinatawag tayong intersex. So, ang nagde-determine nun yung doctor. So, kung mas prominent yung appendix, therefore, i-declare ka niya na boy or male sa birth certificate or i-declare niyang female.
ba? So, call na yun. Question, oo. Itong sinasabi mong intersex, ito din yung tinatawag nila na more popularly known, I think, sa media na hermaphrodite. Tama ba yung term? Yun yung term. Pero kasi parang hindi siya masyadong acceptable na. Okay. So, that's good. Okay. Yung intersex. Okay. So, pero you're correct. So, yun yung karaniwang term na ginagamit. So, yun yung isang SC. Kung SOGIE SC, SC yun. Or kung SOGIE lang, yung S yun siya. Okay. Ngayon, yung second question natin ay, kanino ka ba mas at na-attract? Na-attract, oo. O, kanino ka ba na-turn on? Ganyan. Hindi ko sasagutin. Huwag natin sagutin. So, then, later on, bibigay ko na lang din yung sagot ko para din mas klaro sa ating viewers. Okay. Yung pangalawa na question natin ay, kanino ka ba na-attract? Okay. So, sasagutin mo, mostly sa boys or mostly sa girls or either way, boys and girls na attract ako. Okay. So, kung ikaw ay ang gender mo, ang sex mo ay male, meaning dineclare ng doktor na male ka at na-attract ka it's a boy, ganun. Mm-hmm. Oo, sinabi niya, it's a boy. Tapos na-attract ka din sa mga sinabi din ng doktor na it's a boy din. Ang tawag na natin doon ay gay man or gay woman or less. Okay. It refers naman to sexual orientation. So, yun yung SO technically. Okay. Sexual orientation. Are you attracted to the same gender or sex ba? Or are you attracted to your opposite? Are you attracted to both, di ba? Okay. Based on your sex minsan. Magiging confusing siya later on, no? Kasi baka na-interchange ko si gender at si sex. Pero just to make it clear muna na kung kanino ka attracted, if you're attracted to the same sex, therefore, ang minsan, ang category mo would be a gay man or a gay woman or a lesbian. Okay? If you're attracted to the opposite one, then you are a cis or a straight man or a woman. Okay? Pag naman you're attracted to both, ang tawag naman sa kanya, bisexual. Okay. Diba? So, yun yung sexual orientation. Oo, sexual orientation. So, usually binabanggit siya in terms of how your biological sex is. Okay. However, babalikan natin yung G at saka I naman. Okay. Yung tinatawag na gender identity. Tapos yung E with expression. So yung third natin na tanong, how do you see yourself ba? Okay. So how do you see yourself? Okay. Kung nakikita mo yung sarili mo as male, pa rin, at male pa rin naman yung sinabi ng doctor mo, ibig sabihin pareho lang siya. Tawa sa'yo, cisgender. So kapag naman lalagay natin cisgender, C-I-S, tapos gender. Kapag sinabi naman natin na male yung biological sex mo at birth or sex assigned at birth. Yun pala yung term, sex assigned at sex birth. Sex assigned at birth, okay. Tapos, nakikita mo yung sarili mo bilang babae, bilang female, based on how society constructs, no, what female is, din ang tawag naman sa'yo, transgender. Okay. Kaya ka trans, kasi from one end, nag-move ka to the other end. Yung biological sex or sex assigned at birth and how you see yourself, how you identify yourself. Okay. Kaya din pala siya parang madalas naririnig ko, how do you identify? Parang ganon. So, how do you identify yourself? So, sige. Tapos, kapag sinabi naman nating expression, paano mo ba pinapakita yung gender mo sa ibang tao? Okay? Ngayon, kunwari, for example, for me, very female yung expression ko. Diba? Parang, may lipstick, may earrings, long yung hair. Okay? For you, very male yung expression mo. Yan yung common na
expression of males perhaps all around the world or across different cultures. Mm-hmm. However, hindi na lahat ng oras, hindi naman lahat ng long hair female, di ba? Correct. So, iba naman yun. So, ang importante dito, hindi rin lahat ng short hair male. Diba? Oo. So, ang importante dito, expression. How do you express your gender in a gendered society or culture? Mm-hmm. Ngayon, yung apat na yon, yung SOGIE, hindi yun kailangan magkakapareho. Hindi yun dapat, hindi yun necessarily connected sa isa't isa. For example, okay. A person na identifies as female, babae yung tingin niya sa sarili niya, hindi niya hindi kailangan na i-express niya yung sarili niya as female. Mm-hmm. Pero pwede pa rin siyang transgender. Yes. Na person. So, kunwari, meron tayong mga Muslim brothers and sisters. Hindi nila ma-express yung, kunwari, male sex assigned at birth ang isang person na nabubuhay sa isang Muslim community. Nakikita niya yung sarili niya bilang babae, pero labag, kunwari, sa kanilang kultura or i-express yung sarili nila in a feminine manner. So, hindi ibig sabihin no na hindi siya transgender. Transgender pa rin siya. It's just that hindi lang niya ine-express yung kanyang pagiging female. So, hindi kailangan pare magkakasama doon. Hindi rin naman ibig sabihin na kung trans woman ka, ano ba ibig sabihin ng trans woman? Kung trans woman ka, ibig sabihin, ang male sex assigned at birth mo ay? Boy. Okay, male, kasi yun yung sabi ng doctor. Male? Okay. Yung tapos, first question, ay male. Oo. How do you now identify yourself? Kung trans woman ka, kunwari. Male ba? Or female. Female. Doon. Pero, pag tinanong natin ngayon, paano yung orientation? Kanino ka ba na-attract? Hindi natin sure yun. Kasi hindi mo naman makikita yun sa panlabas na anyo ng tao. Alam mo ba kung na-attract din siya sa kapwa niya trans woman? So, lesbian na ba siya? O na-attract ba siya sa isang male ba? So, ibig sabihin, heterosexual trans woman siya? Diba? Or straight trans woman ba siya? So, yon. So, doon nagkakaroon ngayon ng pagkakaiba yung tatlong yon. So, hindi common. Okay. You identify as a trans woman, attracted ka na din sa males lang. Hindi pa rin automatic. Kasi magkakaiba siya. Interdependent siya. Yes. Okay. So, for example, let's give me na lang as an example. So, I was a male sex assigned at birth. So, ang sabi ng doctor nung pinanganak ako, oy, male. Oo. So, yun pa rin yung nakalagay sa birth certificate. Okay. Pero as I grew older, sabi ko, baka kakaiba ako kasi nagkakagusto ko sa mga boys. Nung time na yon, nung mga 90s, ganyan, wala naman tayo. 90s? Lalo, yes, 90s ako. Hello? Ang naabutan ko na kaya, ano? Ano? Menudo? Ano? When the 90s, naabutan ko kaya, ano na? That entertainment. Blackpink. Ganun. ganon. Okay. Alam na naman, oh yeah. My God. May bago na nga pala yung Blackpink. Anyways. Nung lumalaki ako, lumaki ko, in fair. sige na. Katulad ng iba dyan. Nung lumalaki. Fear of height, bakit? Wala namang konsepto. Dito, lalo na dito sa Pilipinas, wala tayong konsepto masyado ng ano ang trans. Parang sa atin, lahat bakla. Yes. O yun. Yes. Puro ganon. So, ang technically, ang translation natin ng bakla kasi gay. Which pertains to sexual orientation, which pertains to how you are attracted to someone. Yes. Hindi siya necessarily how you see yourself. Walang ganon. Yeah. Walang ganon na konsepto. Hanggang ngayon, medyo mahirap pa rin siyang ipapaliwanag, no? Siguro, culturally din, for example, yung mga Miss Gay, ganyan. So, yung mga Miss Gay, yung iba sa kanila, gay talaga. Yung iba naman, trans talaga. Trans woman. Pero, diba, very
feminine yung appearance nila, ganyan. Pero how do they identify ba? No? So, yeah. Minsan yung mga ganong, paano ba, cultural ba yun? Or tradition? I think cultural na, practices, oo, mga ganon. Mm-hmm. Oo, na pinapakita natin ng mga pageants. Yung word kasi ng Miss Gay, nag-iiba siya. So, ang yes. tingin tuloy ng mga tao, pag gay ka, yan, mga long hair, lahat ng gay gustong maging babae. Pero gay, per se, talks about sexual orientation. Yeah. It has nothing to do with how you, well, it has something to do with how you see yourself, but not necessarily how you express yourself. Okay. So, balik kayo sa akin. So, for example, ako, kung, so, ang sex characteristics ko nung pinanganak ako would be male. Okay. I identify as female, so hindi na nagmamatch. So, I am a trans woman. So, trans woman or trans Pinay kapag male to female. Pag female to male naman, trans men. Okay. No? Or trans Pinoy. Yun naman yung term na ginagamit natin. So, hanggang doon, medyo madali pa nating makita yon. Ngayon, how do I express myself? So, I express myself as a female. Diba? Okay. Pero, kung tatanungin mo, paano mo ngayon masasabi, ano yung sexual orientation? Am I attracted to someone like me? Okay. So, that would make me now a gay trans woman. Kasi nagkakagusto ko sa sarili ko. Meaning, nato-turn on ako o gagawa ako ng relasyon sa katulad ko. O mas ma-attract ba ako sa opposite ko? Okay. So, kung ma-attract ako sa opposite ko, meaning very masculine, no, yung features identifies then as male. Therefore, it makes me a heterosexual trans woman. Okay. So, ibig sabihin, walang kinalaman yung expression, walang kinalaman yung doon, no? It's how I identify myself as a female and how I am attracted to someone. Or how I would be attracted to someone else. Clear sa atin yung concept ng SOGIE, yung sexual characteristics, tama ba? Sexual orientation, and then your gender identity and expression. And na it's not necessarily pare-pareho sila, no? Not necessarily aligned. And sometimes what we see based on how a person projects himself or herself may not define ano ba yung orientation nila. Tama. That's correct. No? So, magkaiba. So, yun yung nakuha ko. So, magkaiba si sexual orientation, SO, tsaka si GIE, si gender identity and expression. Kasi, hindi siya necessarily nagsasama together. No? Okay. So, tatanungin natin in relation to LGBT kasi pride, di ba? Oo nga, post-pride actually. So, pag ba ang SOGIE, kunwari, sa Pilipinas, may SOGIE Equality Bill, di ba? Ano ba yung sinasabi ng SOGIE? Kasi baka yung mga tao, yung SOGIE pang LGBT lang yan. Hindi. Lahat tayo may SOGIE. Exactly. Lahat ng tao may sexual orientation kasi lahat tayo na-attract or hindi naman na-attract, pero meron tayong pagkakataon to build those kinds of relationships. Okay. Lahat tayo merong determination ng biological kasi tao naman tayo, di ba? So, may biological aspect tayo. Lahat din tayo may identity at expression. So, pag sinabi nating SOGIE, hindi lang to usapin ng LGBT. Yes, pag sinabi nating SOGIE, lahat yan kasama yung mga babae at mga lalaki. So, ano naman yung mga straight? Paano naman natin sila i-categorize? Diba? Oo, yun. So, sige. Oo, yung sexual orientation nila, straight, no? So, heterosexual yung term na ginagamit. Heterosexual male, heterosexual female? Oo, heterosexual male or heterosexual female. Meaning, males are attracted to females or these are females who are attracted to males. So, yun naman yun. Biologically speaking. No? Ngayon, kapag naman, paano naman yung mga trans, no? Kung may trans, meron namang counterpart doon, which is your cisgender. Pag cisgender, male sila assigned at birth, and they identify as male. They see themselves as male. Ngayon, kapag female naman, they were
assigned female at birth, and then they also see themselves as female. So lahat tayo merong sexual orientation, gender identity, and expression. Okay. Yun, so that's it. Just a couple of questions, and we were able to understand ano ba yung concept ng SOGIE, no? And we also heard different examples or different day-to-day experiences related to SOGIE. So if you have any words ba or final words to our subscribers or to people who want to learn more about itong SOGIE or yung konsepto na ito, may masasabi ka pa ba sa kanila? Mm-hmm. Ako, mahalaga lang. Mahalaga lagi to educate ourselves, to have an open mind. No? Kasi, ano, hindi mo naman, for example, many LGBT people, for trans sisters as well, hindi rin pare-pareho yung pagkakaintindi ng mga tao tungkol dito. Hindi komot ang isang person ay trans, alam na niya lahat tungkol sa pagiging trans. O okay, isang gay, ay alam na niya lahat. No? So, mahalaga na mag-aral, magsaliksik, hanapin ano ba yung mga bagay. Kasi at the end of the day, as psychologists and as psychometricians, I think a lot of your viewers naman are psychology students or are interested in psychology. At the end of the day, what we are all after is the mental health and well-being for all. And yes, everyone's well-being and everyone's mental health is a priority of psychology. Yes. Whether you are a straight man, a straight woman, a lesbian, gay, bisexual, or transgender, mental health and well-being is important. And yes, I think at the end of the day, that is our parang main goal. No? That is our main parang mission in life. Yeah. So kung ang tatanungin mo ba ay how do you treat LGBT people? Ang tanong mo lagi doon, will this improve? Will this develop the person's well-being? Will this person's mental health be improved? How you treat this person? Kung ang sagot mo doon ay no, baka you need to re-examine again, no? Mm-hmm. How you interact with this person. If it means that this well, yung well-being niya, ha, hindi yung ano yung well-being para sa iyo, yung okay, well-being tama para tama sa, kasi minsan sasabihin nila para to sa iyo, para to sa ikabubuti mo, diba? Pero yun yung naiisip niya. Naiisip niya, pinoproject mo lang yun para sa iyo. Pero hindi lahat ng palagay mo ay makakabuti sa kanya ay makakabuti talaga sa kanya. So, I think yun lang. We need to study very well and we always have to be very mindful about the well-being and mental health of other people. So, yun. Maraming salamat. Happy Pride! Thank you. Happy post-Pride. Thank you very much for taking time sa iyong busy na schedule, Mayora. Salamat. Thank you, Ryan. Thank you, Mr. T. Thank you. Thank you. Also wish the best for all your subscribers and for your channel to reach more people, to educate more people. Sana. Thank you. So there, I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed the casual conversation that we have, and I hope you learned a lot about the topic of SOGIE or sexual orientation, gender identity, and expression. And always be reminded, like what I would always say, listen, share, keep learning, and keep going. Thank you guys, and see you again next time. Like and subscribe. Bye!